Trisha POV. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Paula sa fast food, ay bumalik na kami sa school. Habang si Jana naman ay daldal ng daldal tungkol doon kay Paula. Inis na inis talaga siya roon kay Paula. Naku girl, kapag yun may ginawa sa yung masama, kakalbuhin ko talaga yung Paula na yun. Gigil niyang sabi, nakakatawa siya. Kanina pata inis na inis. Nagpapasalamat ako kasi may mga kaibigan akong ganito. Yung ipagtatanggol ako. Pagkatapos ng klase ko ay pumunta na ako sa parking lot. Baka ang driver na naman yung susando sakin. Galit na rin kaya si Anton sakin. Nagseselos ba siya kay Inigo? Ano ba yung pinag-iisip ko? Basta makikipagbati na lang ako mamaya sa kanya. Pagkarating ko sa parking lot, ay nagulat ako kasi si Anton ang sumundo sakin. Hindi na ba siya galit? Minitian ko siya pero tiningnan niya lang ako sandali, at pinagbuksan ako ng pinto. Galit pa rin ata siya. Go Trisha, kaya mo yan. Makipagbati ka na, baka hindi ka pabigyan ng baon yan. Habang nagbabiyahe kami pa uwi, ay walang umiimik sa amin. Kaya nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kaya ako na ang unang nagsalita. Ton, tungkol kahapon, nagkataon lang na nagkasabay kami ni Inigo papuntang parking lot, paliwanag ko sa kanya na nauutol. Wala pa rin siyang imik. Diretso siyang nakatingin sa daan. Sorry na, paghingi ko ng sorry sa kanya sa mahinang boses. Bigla niya akong tiningnan. Nakita kong lamambot ang ekspresyon ng mukha niya. Pinapatawad na kita. Sagot niya, biglang lumiwanag ang mukha ko sa sinabi niya. Yes, bati na kami. Pero natigil ako nang magsalita siya. But in one condition, sabi niya, na may ngiti sa labi. Nako, may binabalak na naman to. Ano? Tanong ko sa kanya. Susundin mo lahat ng iuutos ko, nakangiti niyang sabi. Iyon lang naman pala, alam ko hindi naman mahirap yan. Okay, pagsang-ayon ko, nakita kong hindi pa rin naalis ang ngiti niya habang nagda-drive. Sana hindi mahirap ang ipagagawa niya sakin. Pero kung ang iuutos niya sakin, ay kiss at hug at ano, yung ano basta alam niyo na iyon. Hindi pa ako pwede, subukan niya lang ipagawa sakin yun. Hindi ako magdadalawang isip na sipain ang ano niya. Ano ba yung pinag-iisip ko? Kinaumagahan, nagulat ako dahil nakapasok si Anton sa kwarto ko. Paano siya nakapasok? Paano hindi makapasok yan sa kwarto mo Trisha? Eh hindi mo nila lock ang pinto. Hey wife, what's wrong? Tanong niya, tinatanong pa ba yan? Sino ba naman hindi magugulat pagkagising mo dot may nakita ka kaagad na gwapo este lalaki sa kwarto mo? Bakit ka nandito? Tak ang tanong ko. Remember yung deal natin kahapon? Susundin mo ang iuutos ko. Sabi niya, ano naman ngayon? Yun lang pala eh. Pinuntahan pa talaga ako sa kwarto para sabihin lang yun. Ano ba yun? Tanong ko. Lumapit siya sakin. Bigla naman akong kinabahan. God! Anong gagawin niya? Yung iuutos niya ba sakin ay ang ibigay yung katawan ko sa kanya? Bata pa ako. I'm 16 years old turning 17 years old for Pete's sake. No, hindi ako papayag. Diyan ka lang, huwag kang lalapit, sabi ko. He smirked. Relax sweetheart, wala akong gagawin sa'yo, gusto ko lang sabihin na hindi ka papasok ngayon, dahil isasama kita sa office ko. Sabi niya, akala ko talaga may gagawin na siyang masama sakin. Pero teka, anong isasama niya ako sa office niya? Ano namang gagawin ko roon? Bakit mo ako isasama? Tak ang tanong ko. Gusto lang kitang masolo. Namimiss na kita. Fix yourself. Aalis na tayo. Hihintayin na lang kita sa baba. Sabi niya at lumabas na ng kwarto ko. Ako naman ay tulala sa sinabi niya. Gusto lang kitang masolo. Namimiss na kita. Bakit ako kinikilig? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Iyon pa nga lang sinabi niya dot ang laki na kaagad ng epekto sakin. Nagkakagusto na ba ako kay Anton? In love na ba ako kay Anton? At bago pa ako mag-isip ng kung ano-ano, ay tumayo na ako at pumunta na sa banyo at nagayos. Pagbaba ko nakita ko si Anton na nakabihis na. Let's go! Tanong niya sakin. Tumango na lang ako at naglakad na palabas ng bahay. Pagdating namin sa kumpanya nila, ay binati kaagad kami ng guard sa pinto. Minitian ko na lang si Manong Guard. Pero si Anton ay tuloy-tuloy lang ang lakad. Pagkapasok namin ay binabati rin kami ng makakasalubong namin.
Tanging ngiti lang ang sagot ko sa kanila. Naiilang nga ako kasi naman pinagtitinginan kami ng mga tao. Nakita kong ngiting-ngiti si Anton. Bakit ang gwapo niya kapag ngumingiti? Nagulat ako nang bigla niya akong higitin palapit sa kanya, at hinawakan ako sa baywang. Everyone meet my wife. And to all boys, huwag na kayong magtangka na manligaw sa asawa ko because she's mine. Understand, sabi niya sa mga empleyado niya. Tumango naman ang mga ito at ang iba ay kinikilig. Siyempre ang mukha ko pulang-pula na sa hiya. Ngumiti na lang ako sa kanila. Pagkapasok namin sa elevator, ay roon lang ako naging okay. Nahihiya talaga ako kanina. Si Anton kasi may pa-announce pang nalalaman. Pagbukas ng elevator ay sinalubong kami ng isang babae, siguro secretary niya ta. Good morning po, ma'am, bati ng babae sa akin. Grabe nagpupa talaga siya. Good morning din po, ganting bati ko sa kanya. At pumasok na sa loob ng office ni Anton. Ang ganda sa loob. Ang lawak ng office niya at panglalaki talaga ang kulay. Merong glass wall sa gilid na kita ang ibang building. Umupo ako sa couch at inilibot ko ang paningin ko. Nakita ko ang picture ko sa table ni Anton. Saan niya nakuha ang picture ko? Picture ko yun nang graduate ako sa high school. Nagulat ako nang magsalita siya. What do you want? Baka kasi mainip ka rito, sabi niya sa akin. Nothing. Okay lang ako rito. Sagot ko naman. Are you sure? Wala kang bibilhin? Or kakainin? Malambing niyang tanong. Nako Anton, huwag kang ganyan, baka tuluyan na akong mahulog sa iyo niyan. Wala. Okay lang talaga ako, huwag muna akong alalahanin, sagot ko naman. Pumalik na siya sa mga files na nasa table niya. Sana ganito lang kami lagi. Kaso hindi naman mangyayari yun. Pumalik na si Paula, at alam kong mahal niya pa si Paula. Wala naman akong laban doon. Maganda si Paula, sophisticated, pang-model, at sexy. At saka mukhang magkalapit lang ang edad nila. Bakit kasi ganito ang nararamdaman ko, parang ang sakit isipin na baka magkakabalikan sila ni Paula. In love na ba ako kay Anton o mahal ko na siya? Anton TOV, kinabahan ako kanina nang sabihin kong isasama ko siya sa office ko. Baka kasi magalit siya dahil hindi siya papasok ngayon o di kaya tanggihan niya ako. Mabuti na lang pumayag siya. At saka may deal kasi kami ng asawa ko sa office ko. Tambak kasi ang mga files sa table ko, kaya kailangan ko tong tapusin. Minsan sinusulyapan ko si Trisha. Kung anong ginagawa niya, nakita ko siyang nakatitig sa akin. Bigla akong napangiti. Baka matuno na ako niyan, nakangiti kong sabi. Bigla naman siyang umiwas ng tingin sa akin. I like when she's blushing. She's beautiful. You're blushing, nakangiti kong sabi sa kanya. She. Tumahimik ka nga dyan Mr. Samaniego. Masungit niyang sabi. Okay Mrs. Samaniego, sabi ko sabay kindat. Inirapan niya lang ako, susundin niya lahat ng gusto ko. Kaya yun lang ang naisip kong paraan. Ang saya ko kasi makakasama ko siya buong araw. At ngayon, nandito siya. Are you hungry? Tanong ko sa kanya. It's already 11:30 AM. Baka gutom na siya. Tumingin siya sa akin at tumango. Tumayo ako at hinela siya palabas ng office ko. Magla-lunch break muna kami. Gutom na rin ako. Habang naglalakad kami palabas ng company, ay may biglang tumawag sa phone ko. Si Preston, baka ibibigay niya na ang information tungkol doon sa lalaking kasama ni Trisha. Pinon ako na si Trisha papunta sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan. Hello. Hello pare, may information na ako tungkol doon sa pinagseselosan mo, sabi niya at tumawa. What his name? Tanong ko. Inigo Santiago pare, at nag-aaral sa Sheen Academy. Sa school ni Trisha yun diba? At close raw sila ng asawa mo. At ito pa pare, crush daw yun ng asawa mo. Mahabang sabi ni Preston sa akin. Crush siya ni Trisha. Okay pare, thanks for the information, sagot ko. Okay welcome pare, bye. Paalam niya, pinaba ko na ang cellphone ko, at naglakad na ako papuntang parking lot. Kailangan kong mag-isip ng paraan, para mawala ang inigo na yan. He studied in Sheen Academy. I have a share on that school. Kung siniswerte ka nga naman. Kalahati ng school ni Trisha, ay binili ko noong nalaman kong doon si Trisha nag-aaral. Papatalsikan kita sa school na yan inigo Santiago.
Inigo POV. Hi everyone, my name is Inigo Santiago. I studied in Shin Academy. Siguro naman kilala niyo si Trisha. Kaklase ko siya. At minsan sabay kaming umuwi. Pero nagulat ako isang araw sabay kaming pumunta sa parking lot. May isang lalaki na lumapit sa akin, at bigla na lang hinigit si Trisha sa akin at sinabi niyang asawa niya raw si Trisha, sayang may gusto pa naman ako kay Trisha. Kaya nga nagkalakas ako ng loob na maging close friend siya. Ayaw ko kasing sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Baka kasi iwasan niya ako. Kaya hanggang kaibigan na lang ako. Pero hindi ako papayag na hanggang kaibigan lang ang turing sa akin ni Trisha. Kailangan kong gumawa ng paraan para maagaw siya sa asawa niya. Wala akong pakialam kung may asawa na siya. Sisirain ko ang relasyon nila. Trisha POV. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil papasok na ako. Nandito ako ngayon sa banyo at naliligo habang iniisip ang sinabi sa akin kahapon ni Anton habang papunta kami sa isang restaurant. Flashback. Sino si Inigo Santiago? Tanong niya sa akin habang nagbabiyahe papuntang restaurant. Tiningnan ko siya. Nakita ko ang mukha niya na galit. What's wrong with him? Bakit niya kilala si Inigo? Trisha, sino siya? Mariin niyang tanong sa akin. Kinabahan ako sa tanong niya. Paano kung may alam siya na may gusto ako kay Inigo? Kaklase ko siya. Nauutol kong sagot sa kanya. Bigla siyang tumingin sa akin. Are you sure na kaklase mo lang siya? Tanong niya ulit. Oo, kaklase ko lang siya. Sagot ko. Bakit nakakatakot ang mukha niya kapag galit? Parang gusto niyang manakit ng tao. Paano pa kaya kapag nalaman niyang may gusto ako kay Inigo? Anong gagawin niya? Okay, siguraduhin mo lang na kaklase mo lang siya, banta niya sa akin. At sakto namang huminto siya sa isang pangmayaman na restaurant. End of flashback. Hindi ko alam kung bakit niya naitanong sa akin si Inigo. May alam na kaya siya? At paano niya nalaman ang pangalan ni Inigo? Hindi ko namalaya na kanina pa pala may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Hiha, Trisha, bumaba ka na kanina pa, naghihintay sa'yo sa baba ang asawa mo, sigaw ni Manang Tina sa labas ng kwarto ko. Bababa na po ako, Manang, sagot ko naman sa kanya. Dali-dali na akong nag-ayos at bumaba na. Nakita ko naman si Anton na nakaupo sa sofa. Halatang inip na siya sa kakahintay sa akin. Panipik. Bakit ang tagal mo? Tanong niya sa akin. Sasagot na sana ako nang may nagsalita galing sa pinto. Hi babe. Sigaw ng isang babae sa pinto. Tiningnan ko kung sino yun. Walang iba kundi si Paula. At mukhang kita na ang kaluluwa sa suot na miniskirt niya. Aba, sana nagpanty na lang siya. Agang-aga kumukulo na agad ang dugo ko. Why are you here, Paula? Inis na tanong niya kay Paula. Because I miss you, babe. Malanding sagot niya kay Anton. Bigla siyang lumapit kay Anton at hinalikan ito sa labi. What the? At talagang sa harap ko pa sila naghahalikan. At si Paula naman halos idikit na ang dibdib niya sa asawa ko. Dali-dali akong naglakad palabas ng bahay para hindi makita ang pagmumukha nila. Narinig ko pang tinawag ako ni Anton pero hindi ko ito pinansin. Patuloy lang ako sa paglalakad. Bahala sila. Basta ako magko-commute na lang ako. Ayaw kong makasabay ang lintang yun. Nagulat ako nang may biglang humawak sa braso ko. Nilingon ko ito at nakita ko si Anton. Let me go, matigas kong sabi sa kanya. No, let's go. Ihahatid na kita. Sabi niya sabay hila sa akin papuntang kotse niya. Pilit kong inaalis ang kamay niya sa braso ko pero ang lakas niya. Huwag matigas ang ulo, sweetheart. Mariin niyang sabi sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod. Pero bigla akong nagulat nang tinawag niya akong sweetheart, ang puso ko ang bilis ng tibok dahil sa sinabi niya. Ano ba tong nangyayari sa akin? Nakita ko namang tinitingnan kami ni Paula. Naroon siya sa tabi ng kotse ni Anton. Nagulat ako nang sa back seat ako pinaupo ni Anton, at si Paula naman ang sa front seat. What the? Mas importante talaga si Paula kaysa sa akin. Ganun. Nakita ko namang nakangiti sa akin si Paula. Inirapan ko na lang siya, at binaling ang tingin sa bintana. Bakit ba ako nagkakaganito? Kapag nakikita kong lapit ng lapit yang Paula na yan kay Anton ay naiinis ako. Parang linta. Bakit pa kasi bumalik pa siya? Hindi ko namalayan na nandito na pala ako sa school. Hindi ko nahinintay na pagbuksan ako ni Anton ng pinto.
Dali-dali ko itong binuksan at naglakad na papasok ng school. Wala akong pakialam kung anong gagawin nilang dalawa. I don't care both of you. Pagkatapos ng nakakainis na eksena kanina, ay ito ako ngayon best mode. Sino ba naman hindi mabibest mode sa mga nakita mo? Hoy bakla, bakit ganyan ang mukha mo? Takang tanong sa akin ni Alice. Anyare sa'yo? Tanong naman ni Jana. May pumunta kasing Linta sa bahay, inis kong sagot sa kanila. Ha, Linta, oh my gosh bestie, dumikit ba sa'yo? Maglinis ka rin kasi ng bahay niyo minsan, para walang Linta. Nag-aalalang sabi ni Alice. Akala niya siguro ay totoong Linta talaga. Ang slow nito. Hindi kasi ganun Alice. Sagot ko, e ano ba na Linta yun? Takang tanong niya. Alam mo Alice ang slow mo. Sabi naman ni Jana sabay batok kay Alice. Nakakatawa tong dalawang to. Pare naman Jana, kailangan mambatok. Sabi naman ni Alice habang himas-himas ang ulo. Inirapan lang siya ni Jana. Sino ba yun? Tanong naman ni Jana. Si Paula, sagot ko naman. O tapos, si Jana, syempre ano ba ginagawa ng Linta? Diba nadikit? Tanong ko naman. Teka lang bakla, are you jealous? Takang tanong niya sakin. Nagseselos nga ba ako? Hindi ko naisip yun. Hindi ah, sagot ko naman. Bakit ba ako nauuto? Wi, kasi sa pinapakita mo para kang nagseselos eh. Sabi naman ni Jana. Paano ko ba malalaman na nagseselos ako? Tanong ko naman sa kanila. Hindi ko kasi alam kung nagseselos nga ba ako. Kasi naiinis ako kapag nakikita kong nilalandi ni Paula si Anton, at parang gusto kong sabunutan ang malanding yun. At parang ang sakit sa damdaming makita na nilalandi siya ni Paula. Yung tipong naiinis ka roon sa taong lumalandi sa taong mahal mo. Na ang sakit makita na may iba siya. Paliwanag naman ni Jessa, parang tumutugma yata ang nararamdaman ko ngayon. Nak nang tokwa, nagseselos ako, mahal ko na ba si Anton? Kasi hindi naman ako magseselos kung hindi ko siya mahal diba? Hala bakla, diba naiinis ka ngayon at galit? Nagseselos ka nga. Sabi naman ni Alice, ibig sabihin mahal mo na si Anton. Tanong naman ni Jana, mahal ko na nga ba talaga siya? Siguro nga, Anton anong pinaggagawa mo sakin, bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo? Hindi ko maintindihan. Congrats, girl in love ka na. Sabi ni Jana na nakangiti. OMG, lumalove life na ang bestie ko. Sabi naman ni Alice. Minitian ko na lang sila. Kung ako sa'yo girl, aminin mo na kay Anton ang nararamdaman mo, bago pa maaga ng malandi na yun ang asawa mo. Sabi naman ni Jana, kailangan ko na bang sabihin to kay Anton? Kinakabahan ako, paano kung sabihin niya na bumalik ang nararamdaman niya kay Paula? At gusto niya nang makipaghiwalay sakin. Makakaya ko ba? Kasi hindi hamak na mas maganda sakin si Paula. Sexy, maputi, at pang-model ang dating. Oo nga bakla, kaya mo yan. Cheer up naman sakin ni Alice. Kailangan ko pang pag-isipan, kung sasabihin ko nga ba o hindi. Bahala na. Anton POV. Pare, kamusta kayo ni Tricia? Tanong ni Preston. Nandito kaming tatlo ngayon sa office ko. Nagulat nga ako nang dumating ang dalawang ta. Si Preston ay isang engineer, at si Brian naman ay isang doktor. At pareho silang womanizer. Kaya nagkakasundo silang dalawa, at ginawa nilang tambayan ang office ko. Hey, narinig mo ba ang tanong ko? Si Preston, sabi ko kumusta kayo ni Tricia? Ulit niya ng tanong. About Tricia, I think nagseselos siya kanina. Mahal niya na kaya ako. Sana nga, gagawa ako ng paraan para mahalin niya rin ako. We're fine. Sagot ko, mukhang in love ka na talaga pare kay Tricia. Nakangiting sabi ni Brian. Sinabi mo pa, nagseselos ngaan kapag may kasamang iba si Tricia, pang-aasar na sabi ni Preston. Ang dalawang to talaga lagi akong inaasar. Si Tricia lang pala ang katapat ng isang pihikang billionaire na to, pang-aasar din na sabi ni Brian at sabay na nagtawanan. Tiningnan ko sila ng masama, at agad din namang tumahimik. Joke lang pare, baka gusto mong mag-bar tayo, pagyayakag ni Brian. Hindi pa rin nagbabago. Ang habol lang naman sa bar mga babae. I can't, I'm busy. Sagot ko naman. Pare naman minsan lang tayo magsasama-sama aayaw ka pa, nagtatampong sabi ni Brian. Babae lang naman ang habol niyan sa bar.
I'll call you kung may time ako mamaya. Sagot ko. Tumango na lang siya. Buong maghapon ay naroon ang dalawa kong kaibigan sa office ko, at walang ibang ginawa kundi ang asarin ako kay Tricia. Nagda-drive ako ngayon papunta sa school ni Tricia. Galit pa kaya siya sakin ngayon? Dahil kaninang umaga hindi niya na ako hinintay na pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Siya na mismo ang nagbukas at dir-diretsyong naglakad. Si Paula kasi ang nasa passenger seat, at siya ay nasa back seat. Nagulat nga ako nang umupo roon si Paula, kaya sa likod ko siya nilagay. Malapit na ako sa school ni Tricia, nang makita ko siyang naglalakad at kasama si Inigo. Bakit niya na naman kasama ang lalaking yan? Napahigpit ang hawak ko sa manibela nang makita kong inakbayan siya ni Inigo. At saan naman sila pupunta? Hindi talaga titigil ang Inigo na yan. Gumaganti ba si Tricia sa ginawa ko kanina? Kung gumaganti siya para pagselosin ako. She won. I'm jealous. Hindi ko na tinuloy ang pagpasok sa parking lot at dumiretso na lang ako sa bar. Baka kung ano pang magawa ko sa Inigo na yan. At baka kung ano pa ang masabi ko kay Tricia. Tinawagan ko na lang ang driver ko at siya na ang magsusundo kay Tricia. Tinawagan ko rin sina Brian na sasama ako sa kanila sa bar.